paano kung ang Earth lamang ang nag-iisang planeta sa ating solar system? Minsan mo na rin bang naisip ang bagay na ito, Idol? Ano kaya ang magiging itsura ng kalawakan tuwing gabi? Saan kaya nakapwesto ang lokasyon ng ating planeta? Magagawa kaya nating makatagal sa planetang ito ng kahit isang segundo kapag nangyari ang oras na ito? Ano ang mga nakakatakot na dilubyo ang mangyayari sa atin kapag nangyari ito? At sobrang ma-appreciate mo kaya ang bawat isang planeta na nakapalibot sa atin kapag napanood mo ang video ito? Yan ang mga katanungang ating sasagutin para sa araw na ito. Kamusta mga idol? Maligayang pagbabalik na naman sa ating channel. Ngayong araw ay isang interesting topic na naman ang aking ihinanda para sa inyo. At alam kong handang-handa na kayong malaman nito. Kaya naman paano? Simulan na natin! Paano kaya, Idol, kung niminsan ay hindi sumagi sa ating pangarap at mga isipan na makapag-landing sa Mars o hindi naman kaya ay ma-explore ang ibang pang mga planeta balang araw? Hindi dahil sa imposibleng makarating doon, kundi dahil ever since ay hindi sila nag-exist at tanging Earth lamang ang nag-iisang planeta sa ating solar system. Ang mga nagagandahang planeta sa ating solar system na nagtataglay ng mga perpektong kaanyuan. Kaya naman, ginagawa nating mga tao ang ating best para someday ay makarating sa kanila. Alam nyo ba mga idol, na kahit na libu-libong kilometro pa ang distansya nila sa atin, ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang ginagampan ng importanteng role para sa atin. Kaya naman, nagagawa nating ma-enjoy ang buhay dito sa Earth ng payapa. Kaya naman, paano kaya kung hindi sila nag-exist? Malinaw na sa inyo mga idol na ang bawat isang planeta sa ating solar system ay ginampanan ang isang importanteng role para sa development ng Earth sa lumipas na bilyong-bilyong taon at patuloy na ginagampanan ang isang importanteng role para manatiling ligtas ang ating planeta sa kasalukuyan. Tingnan muna natin, Idol, ang pwesto ng bawat planeta sa ating solar system. Ang bawat isa sa kanila ay may iba't ibang sukat ang pagitan o space sa isa't isa. At hindi ito nangyari ng aksidente. May purpose ito, mga Idol. Nananatili sila sa kanilang mga lokasyon para maging safe ang bawat isa sa kanila. Halimbawa na lang nito ay kung ang Venus at Mercury ay hindi nag-exist, umabante ang lokasyon ng ating planeta patungo sa araw at nangangahulugan nito na sobra ang magiging pagtaas ng temperatura sa ating planeta na maaaring ikamatay ng hindi lamang mga tao kundi pati na rin ng mga hayop. Tataas din ang amount ng tubig dito sa Earth dahil lahat ng mga naglalakihang lugar na binubuo ng yelo ay matutunaw kung sakaling Jupiter naman ang mawawala. Imbis na patungong araw, ay baliktad ang mangyayari. Sa sitwasyon namang ito, mga idol, ay panibagong issue na naman ang kaharapin nating mga tao. Sa kasalukuyan, ay napakaswerte natin mga idol, dahil nakatira tayo sa tinatawag ng mga scientists na Goldilocks Zone. Tinawag nila itong Goldilocks Zone dahil nakapwesto ang Earth kung saan sapat na sapat ang orbit range nito sa araw para makapag-sustain ng buhay. Pag lumipat ang Earth ng mas malapit sa araw, makakaranas tayo ng malaimpyernong kapaligiran dahil sa init. Kapag lumayo naman ang ating planeta sa araw, kagaya ng ginawang paglayo sa iyo ng crush mo, idol, ay sobrang manlalamig ka hanggang sa magyelo ang buong paligid, hanggang sa hindi na magawa ng Earth na makapag-sustain ng buhay, o hanggang sa hindi ka na mabuhay dahil lumayo sa iyo ang crush mo. By the way,
pagpasensyahan nyo na mga idol yung kakornian ko. Kayaan nyo, last ko na yun. Pero wala ka talagang jowa. Ang lokasyon ng Earth sa ating solar system ay hindi lamang nakakaapekto sa buhay dito. Naaapektuhan din ito ang lahat ng bagay na nagaganap sa ating mundo. Mula sa haba ng mga seasons, haba ng isang araw, at kung gaano kahaba ang isang taon. Kung sakali man na nangyari ito, ang oras ng pagising natin ay hindi na masyado nating iisipin o poproblemahin pa. Kung ang Earth lamang ang nag-iisang planeta sa ating solar system, hindi natin alam kung kailan ba matatapos ang isang araw. Hindi natin alam, mga idol, na baka kahit matulog ka pa ng magdamag sa gabi, paggising mo ay gabi pa rin dahil mas malayo tayo sa araw. O hindi naman kaya ay umiglip ka lang ng saglit sa gabi, paggising mo ay umaga na dahil nga mas malapit tayo sa araw. Pwede tayong makapunta sa pinakadulo kung saan nakapwesto ang Uranus at ang Neptune, o hindi naman kaya ay sa pinakaunahan dun sa lokasyon ng Mercury at ng Venus. Masasabi natin, idol, na kahit anong lokasyon pa ang patunguhan ng ating planeta, kung hindi ito ang Goldilocks Zone, ay sobrang laki talaga ng tsansa na mawalan ng buhay dito sa planet Earth. Well, let's say na nagkaroon ng buhay dito. Maraming bansa ang lulubog sa tubig at mamumuhay na tila mga tao sa Atlantic. Dahil kapag sinabi natin na walang ibang planeta sa ating solar system na sumusuporta sa Earth, ang gravity dito ay sobrang mag-iiba. Kapag sinabi natin na walang ibang planeta sa solar system, nangangahulugan din ito na walang buwan. Ang gravitational pull ng Moon ay ang siyang responsable kung kailan ba magkaka-high tide o magkaka-low tide sa isang karagatan. Kung wala ito, ang tubig dito sa Earth ay mananatili lamang kung nasaan sila. Ang mga karagatan ay hindi tataas o bababa. Kaya naman, wala ang Earth na nakilala nating lahat kung tayo lamang ang nag-iisang planeta sa ating solar system. Narealize mo na ba, idol, kung gaano tayo kaswerte dahil hindi tayo nag-iisa sa ating solar system sa kasalukuyan? Pero paano kung ever since ay kasama nga natin sila, pero dumating ang isang araw na bigla na lamang silang nawala? Bukod sa nakakatakot na pagliliparan ng mga bagay-bagay sa ating planeta, isang malaking suliranin na naman ang ating kahaharapin, ang mga asteroid. Malinaw naman na siguro sa inyo, mga idol, na ang bawat planeta sa ating solar system ay sobrang critical sa Earth. Kapag may isa sa kanila ang naglaho, ay sobrang daming issue na ang kahaharapin nating mga tao. May dalawang planeta sa ating solar system na mayroong special role pagdating sa pagpapanatili sa ating mundo na ligtas. At ito ay ang Jupiter at ang Saturn. Dahil habang ang Earth ay payapang umiikot sa araw at nagagawang makapag-host ng buhay, ang Jupiter at ang Saturn ay nakikipaglaban sa milyong-milyong asteroid sa ating kalawakan. Sa bawat segundo nga, ay milyong-milyong asteroid nga ang nagtatangkang lumapit sa Earth. Pero, maswerte tayo dahil hindi natin ito nararamdaman. At salamat sa Jupiter at sa Saturn. Sila na lang yung jowain nyo, mga idol. Siguradong poprotektahan pa kayo sa kahit anong kapahamakan. Kahit na nasasaktan, ay basta nakikita ka lang niyang masaya, ay nagiging masaya na rin siya. By the way, dahil nga sa kanilang malaking size at gravity, nagagawa nilang mahatak patungo sa kanila ang mga asteroid na ito. Kaya naman, ang mga asteroid ay hindi na nagagawang makapagbigay pa ng destruction sa Earth. At isa na nga rin ito sa dahilan kung bakit visible ang rings sa mga planetang ito. Alam nyo, mga idol, yung mga bagay na ito,
yung mga bagay na ating napag-usapan sa araw na ito ay sobrang perpekto para masabi nating coincidence o nagkataon lamang kung bakit naandyan, kung bakit naandun sila sa kanilang mga pwesto, ano? Binuo nito ang aking paniniwala na ang lahat ng bagay ay hindi lamang nagmula sa isang malakas na pagsabog or the so-called Big Bang Theory. Binuo nito ang aking paniniwala, mga idol, na meron talagang isang dakila na gumawa ng lahat ng bagay. Binuo ka para sa isang espesyal na purpose na kailangan mong gampanan. Ang bawat isa sa atin, mga idol, ay sobrang espesyal. Ang masasabi ko lang, idol, ay matuto tayong i-appreciate ang lahat ng bagay na nasa paligid natin. Pagamat hindi man niya na ipapakita sa iyo kung gaano kanya inaalagaan at pinoprotektahan, kagaya ng Jupiter at Saturn sa Earth, hindi mo man maramdaman. Nakakailanganin mo pala siya dahil pakaramdam mo ay buo ka na sa iyong sarili. Matuto pa rin tayong bigyan sila ng halaga. Kahit feeling mo ay kaya mo nang mabuhay ng mag-isa. Dahil malalaman lamang natin ang halaga ng isang bagay kapag ito ay wala na. Ayun lamang po, mga idol. Sana ay nag-enjoy at may natutunan na naman kayong panibago sa napakahaba at napakadramang content na ito. Maraming salamat, mga idol, sa pakikinig. Kung nag-enjoy ka, ay nanayang kitang i-click ang subscribe button. I-hit mo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga future uploads natin kagaya nito. Hanggang sa susunod naman, mga idol. Paalam!